Yeah, sumapagpalang araw nga pala para sa inyo. At ngayong araw ay nagpunta nga pala kami sa Daraitan River para magpabad ng kahit konti. Saan kasama ko nga pala ang grupo, yan sila, yun naman ako. At syempre, kailangan din pala namin sumakay ng bangka para makatawid doon sa kabila. At ang sabi sa amin ni Kuya na kailangan din daw namin isakay yung motorsiklo namin patawid doon sa kabila. Good lang. Pero mukhang safe naman kaya ito, nagready na kami dahil nakita namin na konti na lang yung buko na binababa. At yan, isa-isa na nga namin sinampa ang aming mga motorsiklo. Putik, palubog-lubog pa. At ako na nga ang sasakay na meron pang konting pag-aalinlangan. Dahil konting pagkakamali mo lang talaga, uuwi kang duwaan. At yun, mukhang safe naman ang aming paglapag kaya sinundan na ng aming mga kasama. Yan, isa-isa na kaming sumakay. Nakitang-ita nyo naman, siksikan pa kami dyan. Kaya hirap talaga, kaya kapit lang talaga dapat kailangan. Tsaka tiwala sa driver. At syempre, samahan na rin ng konting dasal na sana huwag tumaob ang aming sinasakyang bangka. Yan, grabe rin yung experience namin na to. First time kong gawin to. Lalo sakay pa yung motor mo. Yun, bilib na bilib din ako kay Kuya na nagsasagwa kasi halos araw-araw at buong maghapon nilang ginagawa to. At yun, nakatawid na nga pala kami ng ligtas dito sa kabila. Salamat sa inyo mga kuya. At syempre, nagbayad na kami ng pamasahe dito sa kabila. 50 each nga pala ang singil sa amin kada isang motor with ang kas na yun. At balikan na rin pala yun para makatawid ka ulit mamaya pag uuwi na. Plano sana namin pumunta dun sa may bandang dulo sa Mirac Formation pero pahapon na eh kaya nag-decide kami na dito na lang kami lumangoy. At naghanap na rin pala kami ng cottage at yan, rekta bayad na rin kami yan. 500 nga pala yung sinigil sa amin sa cottage na ganito. Goods na rin yan eh. At yan, di na nga ako nagsayang ng oras dyan at dali-dali ko nang kinuha at hugasan naming parilya. Dahil ako ang nagpresinta para ihawin namin mga daladalang ulam. At yan, kita nyo naman, hinahanda na ni Sis Ali ang biya pa naming nabiling ulam tulad ng laeng, yan, century. Yon, tamang rolling lang ng camera ang person, yan. At papakita pa niya yung mga iihawin ko mamaya, yan. Medyo madami yan, bakbakan talaga malala. At tamang pahit na rin ng sunblock ang mga person habang ako tamang iyaw lang sa Gedli, yan o. Init niyan. Pero mas hot ako, syempre. May nakita nga rin pala kaming gabayan dumaan. At yan, grabe, lakas ng pangkilit niyan. Bagong change oil at gear oil na rin daw yan, kaya tinescribe na ni Kuya. At nagpakuha na rin pala kami ng dahon ng saging. Bali, 2 piraso yung pinakuha namin para dyan kami kakain mamaya. Para mamaya, tamang budal pahit ang mga person. At yun, pinunasan na nga rin pala ng baby ko yung dahon ng saging na pagkakainan namin mamaya. Para kahit papano ay maging malinis naman. Tinanggal niya lang dyan yung mga sapot-sapot at mga alikabok na nakatikit dyan. Tilagay niya na rin yung mga kanin at iba pang mga ulam na aming dala. Yan. Yan, tamang iyaw pa rin ako sa ilalim ng sikat ng araw. Ang tagal nila maluto. Kaya feeling ko talagang pati ako naluluto na rin sa sikat ng araw. Sobrang init kasi dyan hanggang sa nakaisa na ako ng tilapia. Yan, tignan nyo naman ang output. Yan. Kanina pa ako nag-iiyaw, nakakaisa pa lang ako. Nakakainip na, kaya ang ginawa ko, order na lang sa Shopee. Taraan! Dahil joke lang, natapos ko lahat ng iniiyaw ko sa wakas. Kaya kainan na, let's go! Tikyan tumutulo na yung laway ko. Tignan nyo naman kung gano'ng may kabilis kumain dyan. Kung gano'ng katagal iniyaw, ganun din namin kabilis na ubos. Yeah, ayan, dipit agad syempre, para suabe. At syempre, punta na sa best part ang mga person, ang swimming. Yon, napakaganda rin dito syempre, sobrang nakaka-relax. Medyo masakit lang sa paa yung mga buhangin nila kasi nga buo-buo. Dahil joke lang,
At yun, tamang hanap na rin kami ng magandang spot. Siyempre, unahin yung malilim konti. Siyempre, yung abot lang ng aming mga paa, yung tipong hanggang tuhod lang kasi napakalakas ng agos ng tubig dyan. Bata ngayon kami. Tamang babad lang daw kasi ang habol ng mga person. At yan, tamang upo-upo lang muna kami sa gilid. Tamang pinapakiramdaman lang namin muna yung ilog. At paminsan-minsan, sumusubok rin kaming gumitna. Pero wala kami magawa. Lakas talaga ng agos. Kaya balik ulit sa gilid. Okay na rin naman sa amin yung ganito lang. Kahit nasa gilid lang kami, basta masaya. Kasi ang habol lang naman talaga namin ay magbabat at magbanding kahit paminsan-minsan. At ang importante, safe kami palagi, syempre. Yan, todo babad pa rin kahit napakainit ng sikat ng araw. Kaya yung kulay ko mukhang ilog na rin. Habang sila, ayan, todo payong. Pilit nilang pinagkakasya yung apat nilang katawan sa isang payong. Nag-guilty tuloy ako bigla. Naisip ko tuloy na dapat pala tinala ko yung tent ni Mama na Blue. Yung pang birthday yan, para kahit pa paano, halos lahat kami makasilong. Kaya nagdesisyon kami na umanap at lumipat sa pwestong medyo malilim. Kasi yung mga sunblock namin na nilagay mo, hindi na umuubro eh. Ayan, kaya tamang lakad lang muna kami ng baby ko while walking. Hanggang makahanap kami ng spot. At yan, nakakita na nga kami dito. Malilim, mababaw, mukhang maganda yung spot. Pero sa katagalan, medyo lumalabo rin yung tubig. At parang nagkakaroon ng mga burak-burak. Kaya muli na naman naglakbay si Moses upang humanap ng garantisadong lugar. Pero wala eh, talagang tirik yung araw ngayon. Kaya nagpasya kami na umahon na lang. Yon, magbabalaw na sana kami kaso may nakita kami nagtitinda ng siomay. Si kuya mo kung mabisa kaya trunay na rin namin bumili sa kanya. Tara, tikman natin. Kesa maligo ako, dito na lang 20, kainin ko na lang. 20 ligo eh. Agad dito ka lang kuya. Tanay din. Dito lang. Isa. Tsaka bumili kay kuya o pag ano, dumayo kayo rito. So, siksik ko. At yon, dahil tapos na nga magpalawan lahat, oras na para kabahan uli kami kasi sasakay na naman kami ng bangka patawid dun sa kabila para makadire-diretso na kami pauwi sa aming bahay. At isa-isa na nga uli namin sinasampa ang aming mga motorsiklo. Ayan, kitang-kita nyo naman. May kasabay pa kaming ibang pasahero dyan. Kaya medyo tingin ko marami kami. Ayan, no? Parang overload pero hindi naman. Kinaya pa rin ang bangka namin. At isang bagong experience na naman na nagawa namin kasama ang grupo. At yun, nagpapasalamat nga pala kami sa Panginoon kasi lagi na kami iniingatan kahit saan man kami pumunta. At salamat din sa mga locals dito, talagang napakabait nila sa amin. At hanggang dito na lang po for today's video. Kita-kitsa lang po ulit sa mga susunod namin na rides. At syempre, ride safe para sa lahat. Bye-bye!